Wala. Good morning po. First vlog for the day. So, magre-react lang ako dun sa 47 points and 10 rebounds, 9 assists ni LeBron against the Atlanta Hawks. Well, masasabi ko lang dyan, kaya mo naman eh. Kaya naman niya. Kasi ang problema kasi may switch. So, sana ganun siya parati every game. Diba? Ibig sabihin, kinukuha mo yung numero mo pero may impact sa laro. Hindi yung kumukuha ka lang ng numero mo din natatalo. Kaya mo namang talunin yung kaya mo namang maipanalo yung Lakers eh, kahit na sabihin na natin wala kang tulong. Di ba? At ini-involve mo pa lahat kasi 9 assists yun. So, kung ilalagay natin sa 2 points, so 18 points yung nako-contribute ng pasa mo sa opensa ng Lakers. Individually, ikaw kayang-kaya mo mag-isa yun, both on offense and defense. Kayang-kaya niya pareho yun, kaso may switch eh. Mas kinukuha mo yung numbers mo, yung individual stats mo, kaysa sa panalo. I mean, di ba? At saka yung Atlanta kasi hindi naman ano yun eh, hindi naman sa top 8 yun eh. Okay, yung parang Orlando, natalo nyo kasi wala naman sa top 8. Depleted nga yung Orlando kasi di ba nagkagulo. May mga players na nag-alternate sa suspension para lang may maglaro for them. So, di ba? I wonder if the Lakers would beat teams from the Eastern Conference and from the Western Conference na nasa top 8. Kung matalo man nila yon, sigurado ko nandun si Davis. Hindi nila matatalo yun nang wala si Davis. Kung si Davis wala, malabo silang manalo ng convincingly. Kung nasa top 8 o maganda yung standing nung team, mahihirapan silang manalo nang wala si Davis. So yun lang, kaya mo naman pala eh. So sana ginagawa mo na lang consistently yung impact mo sa laro, hindi lang yung stats mo. So yun lang po.